What's up mga ka-money magnet? Naririto na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid dahil ang gusto natin ay ipahatid sa inyo ang swerteng dapat ay nararanasan nyo. Alam kong madami sa atin ang nakakaranas ng kagipitan, marami sa atin ang nakakaranas ng kakulangan, marami sa atin ang nasasaid sa kaperahan. Alam mo bang, gawa lamang yan ng mga negatibong enerhiyang namamayani sa iyong tahanan. Kaya tandaan mo mga ka-money magnet, kung tatanggalin natin sa ating mga bahay ang kamalasan, mabubuhay tayo ng matiwasay. At higit sa lahat, ang pasok ng positibong enerhiya o chi ay magpapaikot-ikot sa ating mga tahanan. At alam mo ba, kapag ang chi ay nakakagalaw at nakakapag-ikot sa ating tahanan, ibig sabihin, ang positibong enerhiya ay namamayani sa iyong buhay. Pero kung hindi na sila makagalaw, kung hindi sila makaikot, at kung sila ay nabablock o nahaharangan ng negatibong enerhiya, ang posibilidad ay pagkakaroon ng problema. Umpisahan natin sa pagkakasakit, pagkaubos ng pera, at kawalan ng gana sa buhay, madalas na pag-aaway. Yan ang mga basihan ng kamalasan na maaari mong malanasan kung hindi mo gagawin ang ritual na to. Dahil ang ritual na to ay para sa mga taong laging nagigipit, laging problemado sa kanilang buhay, magkakaroon ng pag-aaway at madalas na pagkakasakit. Aalisin natin yan sa iyong bahay. Aalisin natin ang mga kamalasan sa gamit lang ang tubig, bulak at asin. Alam naman natin na ang tubig ay sinasabing water element. At ayon sa feng shui, ang elemento ng water ay nagdadala ng pera sa tahanan. Kaya kung may water element sa loob ng tahanan, ay may posibilidad na aagos ang kaperahan. Kaya nga ayon sa mga eksperto, mas mainam na may anyong tubig sa inyong bahay. Maging aquarium man yan, falls, o kaya naman ay tubig na gumagalaw. Kasi naman kapag may tubig o anyong tubig na nasa harapan ng inyong bahay, panigurado ang swerte ay yung makakamtan. Dahil ito nga ay nangangahulugan ng pera. Kapag may tubig sa tahanan, ay maaari kang swertihin at pasukin ng kagaanan ng buhay. Kaya't kung wala ka namang aquarium, kung wala ka namang falls, o walang anyong tubig sa harapan ng iyong bahay, gawin na lamang natin to. Isang baso lamang ng tubig ay katumbas na ng elemento ng tubig at maaari ng kombinasyon ng water element na magpapasok ng kaperahan sa iyong buhay. Kaya't huwag kang magpapawala ng isang bagay na katulad nito. But mamaya, ituturo ko naman sa inyo kung saan natin yan ilalagay. Kung nais yung maging maluwag sa pera at gumamit na tayo ng elemento ng tubig, nais naman natin itaboy ang mga negatibong enerhiya. Ayaw na natin ang pag-aaway. Ayaw na natin ang kaguluhan. Gusto natin ang peace of mind. At higit sa lahat, ayaw na natin na may nagkakasakit at sunod-sunod na problema. Yan ang magagawa ng asin at sasamahan pa natin ng 7 mahiwagang salita. Mamaya, malalaman mo ang 7 mahiwagang salitang makakatulong sa atin para mas maakit natin ang swerte. Kung may asin at 7 mahiwagang salita, para naman gumaang ang buhay, kinakailangan naman natin ng bulak. Kaya nga ayon sa mga eksperto, pag sumapit ang bagong taon, mas mainam kung may bulak sa hapagkainan. Pero bakit mo pa kailangang antayin ang pagsapit ng bagong taon kung pwede mo namang gawin na maging magaang ang buhay sa araw-araw? Kaya't gagamit lamang tayo ng 7 bulak na binilog. 7, dahil alam naman natin na ang numero 7 ay maswerte. Ito ay parang kalawit na kumakalawit ng kaswertihan papasok sa iyong tahanan. Kung kaya't ang lahat ng yan ay makakatulong sa inyo,
para ang kaswertihan ay pumasok sa inyong tahanan. Tubig na water element na nagbibigay ng kasaganahan, asin na nagtataboy ng kamalasan, at kagamit tayo ng 7 magic words na ginagamit sa law of attraction, at 7 bulak para sa ganun kumaang ang ating buhay. At paano ba natin gagawin ang mga bagay na yan? Dahil meron na tayong tubig dito, kukuha na tayo ng 7 kurot ng asin. Pero sa bawat kurot ng asin, kinakailangan mong sambitin ang magic words para ito ang maganap sa iyong buhay. Kung ano kasi ang sinasambit ng iyong bibig, yun ang nais mong mangyari at siguradong yun ang magaganap. Kaya't kung ano ang lalabas sa iyong bibig, kinakailangan ito ay talagang tanggapin mo sa buhay mo na mangyayari at magaganap. At siguraduhin, positibo lamang ang bagay na lalabas sa iyong bibig. Unang kurot, magkakaroon ako ng maraming pera. Pangalawang kurot, tagumpay. Pangatlong kurot, masayang pamilya. Pang-apat na kurot, masaganang buhay. Panglimang kurot, healthing pangangatawan. Pang-anim na kurot, matagumpay na buhay. At pang-pitong kurot, hindi mauubusan ng pera. Kung mapapansin mo, ang 7 mga salitang aking sinambit ay puro positibo. At yun ang mga bagay na gusto kong mangyari sa aking buhay. Kaya't ang lahat ng sasambitin mo, kayo na ang bahala sa 7 magic words na yun na gusto mong mangyari sa iyong buhay. Pwede kang mamili kung anong sasambitin mo, basta't isipin mo sa iyong isipan na to ay nangyayari at nagaganap dahil ginagawa natin ang tinatawag na law of attraction. Pagkatapos mong gamitin ang asin at 7 mahiwagang salita, ay ilagay na natin ang 7 bulak sa tubig. Isa-isa natin ilagay para gumaang ang ating buhay. Dahil ang bulak ay nagpapagaang ng buhay. Kaya't panigurado, kapag may bulak ang tubig na elemento ng water at ang tubig ay nangangahulugan ng pera, na kapag ikaw ay naglagay ng bulak dito, siguradong hindi ka mauubusan ng pera. At sana man natin ito ilalagay, maaari mo itong ilagay sa altar o kaya naman ay sa wealth area. Pakasiguruduhin lamang na kapag madumi na ang tubig ay maaari na natin itong palitan. Ibuhos mo lang sa lababo at palitan ng panibagong tubig at gawin muli ang seremonya para magkaroon ulit ng swerte sa loob ng tahanan mo. Tandaan na ang mga bagay na to ay gabay lamang. Manatili ka pa rin kumikilos na nanalangin para tayo ay magtagumpay. Maraming salamat mga ka-Money Magnet. Kung di pa nakakasubscribe, ay magsubscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!